2023. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapuso, Cathy San Gabriel. Pinakamainit at pinakasariwang balita ang iatid namin sa inyo. Ako naman ang inyong kapuso, Emil Sumangil. Sa ulo ng mga balita, bagyong Hana bahagyang bumagal pero napanatili ang lakas. Babala ng bagyo bilang isa nakataas sa Batanes. Itinakdang presyo ng gobyerno sa ilang klase ng bigas. Epektibo na sa araw ng Martes. Ilang retailers nagbantang titigil sa pagbebenta ng bigas kaysa malugi. Presyo ng produktong petrolyo namumurong tumaas sa susunod na linggo. Paghahain ang kandidatura para sa barangay at sangguniang kabataan elections, huling araw ngayon maliban po sa Metro Manila, Abra at Ilocos Norte. Pilipinas sasagutin ang bagong 10-dash line map ng China ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Dalawa pang pulis sa Metro Manila nagpositibo sa drug test. Motor rider na nagpakilalang miyembro ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines at nakasakitan ng isang pulis sa Makati City, sumuko. At burol ng yumaong veteranong broadcaster at GMA Super Radio DZBB anchor Mike Enriquez bubuksan sa publiko ngayong araw. Super Balita sa Umaga! Super Radio DZBB Bantay Bagyo! Sa ating ulat panahon, napanatili ng bagyong Hana ang taglay nitong lakas habang kumikilos pakanluran sa Philippine Sea. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 520 kilometro silangan-hilagan-silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay nitong lakas ng hangin na abot sa 120 kilometro kada oras malapit sa gitna at bugsong aabot sa 150 kilometro kada oras. Pakanluran nitong kumikilos sa bilis na 10 kilometro kada oras, nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes. Pinag-iingat ang mga residente sa Batanes sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Hana sa Lunes ng hapon o gabi. Samantala, may nakataas ding gale warning sa Hilaga at kanlurang baybayin ng Luzon. Silangan baybayin ng Central at Southern Luzon at kanlurang baybayin ng Visayas dulot ng bagyong Hana at pinagting na hanging habagat. Patuloy ding iiral ang hanging habagat na magdudulot ng pabugso-bugsong ulan at malakas na hangin sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas. Super Radio DZBB Bantay Bagyo. Ito ang Super Balita sa Umaga. Samantala, makibalita po tayo sa sitwasyon sa Batanes na sa ngayon po, mga kapuso, ay nasa ilalim ng Signal No. 1. Kamustahin natin sila dahil isang linggo na rin yatang inuulan. Oh, tama. At ang bagyong Hana ang naroon sa kanilang area ngayon. Nasa linya po natin si Ginoong Roldan S. D. Cool ng PDRRMO ng Batanes. Magandang umaga sa inyo, Ginoong S. D. Cool. Welcome po muli sa programa, sir. Yes, magandang umaga po, Sir Emil at Ma'am Cathy. Magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay. Sir, noong nakaraang linggo, kinamusta namin kayo, ay wala pa masyadong nararamdaman dyan. Ngayon po, kamusta na po dyan sa Batanes? Sa ngayon po, kadadaan lang po ni Typhoon Guring at kami ay kasalukuyang nasa pag-assess ng damage ng Typhoon Guring at ngayon ay inaantay pa namin ng ibang mga report. Pero ito na naman po si Typhoon Hana na bagamat ang kalagayan po ng panahon dito ngayon ay medyo maulap pero may araw naman ng konti. Mm-hmm. So ibig sabihin mas naramdaman niyo po ang bagyong Guring? Yes po, medyo malakas yung naramdaman naming Typhoon Guring dito dahil halos malapit lang sa amin kaya ramdam namin ng madaling araw. Kaya ito namang Typhoon Hana, halos sa dagat namin nararamdaman kasi medyo maalo na po. Opo. Mr. S. D. Cool, linya na komunikasyon, ng kuryente, meron ho ba naging diferensya mula ho rito sa pagdaan ni Guring? Ang naapektuhan ho ng sa kuryente natin ay yung pong munisipyo ng Itbayat, yung isla ng Itbayat kasi medyo kulang na po ang naitawid na fuel kaya po nabawasan na ho ang power service nila, kaya 16 hours na lang po sa ngayon. So hopefully may maitatawid pa kami pero maalon pa naman po ngayon. So sana po mapagkasya pa yung kanilang fuel doon. Aba, Cathy, kamustahin na rin natin kung meron sila mga evacuees sa mga oras na ito, Mr. S. D. Cool, sir.
Sa ngayon po, wala po tayong evacuees or reported na nag-evacuate. Wala po. Pero yung komunikasyon natin ay sa call and text lang po. Wala na, wala po ang data namin dito sa Batanes. Kaya hirap na hirap kami. Pero mayroon namang dun sa isang telco. Pero hindi masyadong malakas. So medyo hirap kami ngayon. Buti natawagan namin kayo. Ginong SD Cool, yung pong mga flight dyan. Kasi isang beses lang po sa isang araw yung flight at sa umaga lang po. Ngayon po ba ay pinapayagan na po? Yes po. Pagkatapos ng ano nung bagyo nung Huwebes ay nag-resume na ho agad ng flight. So tuloy-tuloy na po ngayon, araw-araw may flight na po. Ang relief goods, Kati, nakamusta natin last week eh. Oo, nakasabi naka-preposition na. Kasado naman. Eh kamusta ko ba, Mr. SD Cool? Yes po, tama kayo, naka-preposition na lahat 'yan sa bawat munisipyo at ang sabi ng MSW at saka PSW namin ay binigyan na po lahat ng relief goods, lahat po ng naapektuhan. So, may hindi pa tayo nagkukulang. So, okay pa rin po. Pero sana, huwag na sana lumakas pa ang bagyo. Mm-hmm. May initial assessment na po ba kayo sa damage to property at saka sa agriculture, sir? Doon sa Arda namin, ay sa ano namin, meeting namin ng Rapid Damage Assessment. Initially, wala pa akong naibigay na figure kasi inaantay pa nila yung report sa mga munisipyo pero mostly ang maapektuhan siguro dyan ay ang agrikultura. Meron din siguro yung infra pero konti lang po siguro yun. Hopefully, we can get them as soon as possible kasi inintay pa ako namin yung reports nga. Uh-huh. Agrikultura, sa pag-iikot-ikot nyo po, sa nakita ninyo, ano po yung mga na-damage Ginoong SD Cool? Mostly po yung mga gulay, yung mga ano namin, yung mga standing crops, mga saging, ganun po. Medyo natamaan ng konti pero at least lesser naman po ang epekto sa atin. Yung bilang ho ng mga turista, kamusta ho ba? Makapal ho ba mga turista ngayon sa mga oras na ito, sir? Yung bilang po ng turista na masasabi nating stranded, konti lang, 29 lang po pero baka nakabalik na po dahil resume na po ang flight ng ating PAL. Pero nung panahon ng bagyo, meron kaming 29 dito na stranded na tourist, ika nga. Mm-hmm. Pero saan po sila na stranded? Sa Bataan po ba o dun sa Itbayat? Sa Bataan po. Meron din po mga nasa Itbayat, pero meron naman pong inaantay na maliit na aeroplano lumipad doon. So pwede rin po, pabalik din sila sa Bataan Island. Opo. But as of now, nakabalik na rin po yung nasa Bataan Island. Opo. Ay, salamat sa Diyos. Yung pag-transport ninyo ng fuel na binabanggit nyo kanina, kaya ho kaya natin mag-resume mamaya ho o ngayon? Tinitinan pa namin pero medyo habagat at medyo malakas pang alon. So malamang hindi pa ho yan maitatawid sa ngayon. So looking forward kami sa susunod na araw kung kakayanin na makapagtawid ng fuel doon dahil nababawasan na yung power service ng napukor doon sa aming isla. May inaasahan pa ho ba kayong mas malalapang lagay ng panahon na Mr. SD Cool dito kay Hana? O yan na ho yan? At hanggang sa lumayas na yan, mukhang okay na tayo, sir. Yun na lang po inaantay namin kasi yung Typhoon Hana ay medyo nandito sa halos sa Taiwan mismo. Kaya malapit lang kami sa Taiwan. Maapektuhan pa naman ho yung Itbayat yan dahil yun naman po yung pinakamalapit sa Taiwan. So pagkalipas itong Hana, sana po gumanda na para maibalik na namin yung magkapagdala na kami ng fuel sa Itbayat. Mm-hmm. Okay. Maraming salamat. Diyos mamahe sa inyo, Ginoong Roldan SD Cool. Please keep in touch, sir. Yes po. Good morning po at Diyos mamahe din po. Mga kapuso, ating pong nakapanayam, Ginoong Roldan SD Cool mula sa PDRRMO ng Batanes. Super Radio DZWB Bantay Bagyo. Samantala, mga kapuso, Kathy, mula po sa Batanes, magtungo tayo sa Cagayan. Winasak ng isang buhawi ang ilang pasilidad ng isang paaralan sa Cagayan. Sa ulat ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, 80% ng Liserio Antiporda Senior National High School sa Bugay, Cagayan ang napinsala dahil sa bagyong Guring na sinabayan ng pagtama ng buhawi. Natanggalan ng bubong at pinto ang silid maaralan. Samantala sa barangay Padaya, baha pa rin. Sa Kamalanyugan, Cagayan, nagmistulang lawa ang ektaktaryang Palawan, Palayan.
sa bayan ng Santo Niño, gumuho rin ng malaking bahagi ng tulay. Sa Gataran, Cagayan, hindi rin madaanan ang malalaking sasakyan ng isang tulay. Sa Benguet, naglalakihang tipak ng bato ang nagbagsakan sa kalsada sa hangganan ng Bagyo at Tuba sa Benguet. Sa Apayaw, nag-clearing operation sa Claveria Calanasan Road dahil po sa paghuhunan ng lupa. Sa bahagi ng Abra Kalinga Road, dalawang sasakyan na nabalakaw ang na-rescue. Sa Pidig, Ilocos Norte naman, nagbayanihan na ang mga residente para maitawid sa Ramargas ang ilog ang labi ng kanila ng 90 anyos na kasamahan. Umabot na sa 421 million pesos ang iniwang pinsala ng Bagyong Guring at Habagat sa sektor ng agrikultura, habang mahigit 130 million pesos naman sa infrastruktura. Batayan sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa 8,734 din na mga mangingisda at magsasaka ang apektado. Nakapagtala rin ang NDRRMC ng 502 na mga nasirang tahanan, kung saan 101 ang totally damaged. Super Balita sa Umaga! Samantala, halaga ng pinsalang iniwan ng Bagyong Guring sa sektor ng agrikultura umabot na sa mahigit sa 500 milyong piso. Report mula kay Luisito Santos, LA. Umabot na sa 504.4 million pesos ang halaga ng iniwang pinsala ng Bagyong Guring sa sektor ng agrikultura. Ayon sa Department of Agriculture, mula ito sa mga lugar na napinsala ng bagyo sa Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Western Visayas. Kabila sa mga napinsalang pananim dito ay palay, mais, mga high-value crops at livestock. Samantala, umabot naman sa 11,965 na mga magsasaka ang naapektuhan ng kalamidad, habang nasa 21,134 na metric tons na mga pananim na pinsala, mula naman yan sa higit sa 19,000 hektarya mga lupain na. Samantala, patuloy naman ang assessment ng Department of Agriculture sa pamagitan ng kanilang regional field office upang matukoy ang iba pa at hindi ng kabuong halaga ng pinsalang iniwan ng bagyo sa sektor ng agrikultura, gayon din sa fishery sector. Samantala, sa naging naman panahon ay katamtamang pag-ulan ang nararanasan natin dito sa may bahagi ng Christ the King dito sa Green Meadows sa Quezon City. Ako, Luisito Santos ng GMA Super Radio DCWP, dapat totoo. Ito ang Super Balita sa Umaga! Samantala, Kati, mga kapuso, sa ibang balita, nagtakda po ng price ceiling sa ilang klase ng bigas si Pangulong Bongbong Marcos bilang tugon sa mataas na presyuhan sa merkado. Batay sa kanyang pinirmahan Executive Order 39, hanggang 41 pesos kada kilo lang dapat ang presyo ng regular milled rice, habang 45 pesos kada kilo naman sa well-milled rice. Ayon sa Office of the Executive Secretary, epektibo ito simula po sa araw ng Martes. I would encourage anyone who finds that someone or a retailer is selling at above the price ceiling, i-report po ninyo para matignan po namin at tiyakin na hindi lalampas doon sa ating presyo na linagay. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos, dahil para lang sa regular milled at well-milled rice, ang saklaw ng kautusan, babantayan ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sakaling may magbenta ng mga ito bilang premium o ihalo sa premium para mapaikutan ang price ceiling. Hindi po price freeze kung hindi price ceiling ito, nilalagay lang natin yung highest price para maiwasan yung nangyayaring manipulasyon sa merkado. Ang tinig ni Trade Secretary Alfredo Pascual, may kaakibat na parusang multa at pagkakakulong ang paglabag sa Price Act. Samantala, ipinag-utas din ni Pangulong Marcos ang pagsawata sa operasyon ng mga kartel ng bigas. Kailangan anyang matuldukan na ang pananamantala ng mga kartel dahil naapektuhan ng mga mahihirap na Pilipino. Umani naman ang iba't ibang reaksyon ng pagtatakda ng hangganan sa presyo ng ilang klase ng bigas. Ayon sa ilang retailer sa Commonwealth Market sa Quezon City, posibleng tumigil muna sila sa pagbebenta ng bigas dahil malulugi umano sila sa price ceiling bunsod ng mas mataas na puhunan. Paano yung plastic namin, yung tao namin, yung presyo namin, saan namin siya kukunin, di ba? Kung pipilitin nila kami magtinda ng 41, hindi nila kami magtitinda ng bigas. 48 na po agad ang puhunan, pagbiyahe mo pa lang. Wala pa po doon yung mga pagpunta mo rin sa Manila.
ang tinig ng ilang retailer ng bigas. Ayon naman sa Federation of Free Farmers Cooperative, hindi na konsulta ang mga magsasaka hinggil sa pagtatakda ng price ceiling. Baka yung iba dyan na mga nagbibenta ng bigas, either ititigil muna nila, baka hindi nila kayang magbenta sa price control level. Ang tinig ni Leonardo Montemayor ng Federation of Free Farmers Cooperative. Pero para sa grupong Bantay Bigas at Kilosang Magbubukid ng Pilipinas, kaya pang ibaba ang presyo sa itinakdang price ceiling. Ang ibinebenta nila ngayon ay yung inani po nung nakaraan na hindi po dapat tataas ng kung regular milled rice, at least 34 to 36 pesos retail price ay may kita na sila. At kahit yung well milled rice na 37 pesos and 40 centavos, may kita na po yung mga trader at saka miller. Ang tinig ni Danilo Ramos, ang chairperson ng Kilosang Magbubukid ng Pilipinas. Sinabi naman ng grupong SINAG na hindi malulugi ang retailers at traders sa itinakdang price ceiling sa bigas. So tingin natin tama po yung imposition dahil unang-una yung ating stocks ngayon ay galing siya sa dating farm gate price na 22-23. Okay. Kaya tama lang po talaga na nasa ganyang presyo ang bigas. Yan po ang tinig ni Jason Cainglet, ang Executive Director ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Kaugnay din ito, sinabi ni Senadora Risa Ontiveros na gawang tamad ang pagtatakda ng price ceiling sa bigas. Hinamo naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualde sa mga nasa industriya ng bigas na isiwalat ng mga ito ang mga miyembro nila na sangkot sa hoarding o smuggling ng bigas. Makaraang ipinag-utos din ng Pangulo ang pagsawata sa operasyon ng mga kartel ng bigas. Super Balita sa Umaga! Samantala, dako tayo sa Aklan. Ilang bayan sa Aklan apektado ng red tide? Detalye mula kay Ava Marie Moises ng Super Radio Kalibo. Ava? Itinaas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang red tide warning sa tatlong bayan na sakop ng lalawigan ng Aklan. Sa pinakahuling red tide bulletin ng BFAR, kinumpirma na positibo na sa paralytic shellfish poison na lagpas na sa regulatory limit ang mga baybayin sakop ng mga bayan ng Altabas, Batan at New Washington, Aklan. Ayon kay Christian Deza ng Office of the Provincial Agriculturist Aklan, agad na nagsagawa ng information drive ang lokal na pamahalaan upang pansamantalang klase ng mga shellfish kagaya na lamang ng talaba at tahong at pati na rin ang anamang na galing sa mga lugar na nagpositibo na sa red tide. Dagdag pa ni Deza na maaari namang kainin ang iba pang mga produktong galing sa dagat kagaya ng isda, hipon o sukpo, pusit at alimango basta't siguruhin lamang na mga ito ay nalinisan at naluto ng mabuti. Ilang mga negosyante naman sa Talabahan, Capital of Aklan na bayan ng New Washington ang nabahala dahil malaking dagok ang red tide sa kanilang mga negosyo. Malaki umanong kawalan para sa kanila ang pagbabawal ng pag-ani at pagbenta ng talaba at iba pa mga seashells sapagkat ito ang palaging hanap-hanap ng mga customers na dumarayo pa sa kanilang lugar. Ako si Ava Marie Moises ng Super Radio Palibo para sa Super Radio DZBB. Dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga! Asahan pa rin ang taas presyo sa produktong petrolyo sa papasok na linggo. Sa pagtaya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, hindi lalampas sa 50 sentimo ang posibleng taas presyo sa kada litro ng gasolina. Nasa piso naman ang posibleng taas presyo sa kada litro ng diesel at kerosene. Samantala, ganito rin ang pagtaya ng isang impormante sa industriya ng langis sa dagdag presyo sa diesel at gasolina. Paliwanag ni Attorney Rino Abad, direktor ng OIMB, ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ay bunsod pa rin ang kontroladong supply sa world market. Ang kailangan lang po talaga niyan, ibaba na lang po ang demand dahil wala naman po tayong magawa doon sa supply. Kaya lang, wala naman po tayong ibang pulisiya na makakapagsabi na ibababa po ang demand. So medyo mahirap po ang sitwasyon, kontrolado po ang supply. Ang demand po, wala naman pong organized mga bansa na magsasabi na sabay-sabay tayo, magbaba tayo ng 10% ng consumption. Wala pong ganun. Ang tinig ng nahihirapan na rin sa sitwasyon na si Attorney Rino Abad, Direktor ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Magkano na ba ngayon ng isang litro ng unleaded? Hindi ko na tinitingnan. Ikaw hindi mo tinitingnan kasi. Hindi ko na tinitingnan. Magkano nga ba? Isasama lang loob ko eh. Oo. Hindi ko alam.
67 ang diesel, oh, 67. Diba? Ang gasolina ay 70, tama ba? 70, oh, 70. Hindi mo na nga lang titignan. Wag na, oo. Tsaka hindi tumataas eh, no? Hindi pumapaimbulog yung diesel tsaka yung gasoline meter. Ilang buwan na kaya yan, yung pagtaas na yan. Hindi pa talaga magbisikleta. Samantala, mga kapuso, umarangkada na ang dry run ng cashless toll collection sa North Luzon Expressway kahapon. Yan ay kahit pa marami motorista ang tumututol na ipatupad ito. Ayon kay Julius Corpus, tagapagsalita ng Oil o ng Toll Regulatory Board o TRB, hindi naman lahat ng toll gate ay kasama sa dry run at mayroon pa rin bukas na mga cash lane. Paglilinaw ni Corpus, dahan-dahan lamang ang gagawing pagpapatupad sa cashless system para hindi mabigla ang mga motorista at maging maayos ang implementasyon nito. Sa pamamagitan umano ng dry run ay matutukoy kung ano pa ang dapat ayusin at baguhin para mas maging maayos ang pagpapatupad ng cashless system. Yan po ang talagang isang pinakamalaking layunin kung bakit po tayo nagsasagawa ng dry run. Despite yung ating continuing audits and monitoring inspection ng mga electronic toll collection system natin, gusto ho nating magkaroon ng more extensive and exhaustive testing of all these ETC systems and hardware na nakakabit ngayon sa ating mga expressway toll plaza. Yan po ang tinig ni Julius Corpus, ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board o TRB. Eto pa, isang tataas. Kati, mga kapuso, asahan na rin daw ang pagtaas ng pasahe sa mga eroplano ngayong buwan ng Setyembre dahil naman sa pagtaas ng tinatawag na fuel surcharge. Kasunod ito ng pagtataas sa level, kasunod ito ng pagtataas sa level 6 ng fuel surcharge para sa buwan ng Setyembre mula sa dating level 4. Ayon sa Civil Aeronautics Board, papalo na po sa 185 pesos hanggang 665 pesos ang fuel surcharge para sa domestic flight mula sa dating 117 pesos hanggang 342 pesos. Sa international flight naman, 610 pesos and 37 centavos hanggang 4,538 pesos and 40 centavos ang fuel surcharge. Mula ito sa dating 385 pesos and 70 centavos hanggang 2,867 pesos and 82 centavos na presyo. Paliwanag ng CAB o yung Civil Aeronautics Board, nakadepende ang pagtaas ng fuel surcharge sa paggalaw ng presyo ng jet fuel. Itutuloy ng Senate Committee on Public Services ang pagdinig sa binagong patakaran sa paglalakbay ng mga Pilipino palabas ng bansa. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, hangad ng komite na pinamumunuan ni Senadora Grace Poe na busisiin kung bakit kinakailangang mag-issue ng bagong travel guidelines at aalamin din kung anong batas pa ang kailangan para labanan ang human trafficking. Sinabi naman ni Senator Sherwin Gatchalian na ngayon suspendido ang pagpapatupad ng bagong travel guidelines. May pagkakataon na ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT na makabuo ng mas makatwirang patakaran laban sa human trafficking. Dapat lang siguraduhin na hindi magiging sagabal sa karapatang maglakbay ng publiko ang anumang ipatutupad na patakaran. Dapat din pag-isipan ang pagtatakda ng patakaran para maharang sa pagpasok sa bansa ang mga dayuhan na nauugnay sa illegal na gawain ng ilang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Una nang nilinaw ng Bureau of Immigration na walang naging malaking pagbabago sa inilabas nitong bersyon ng patakaran sa pagbiyahe ng mga Pilipino sa ibang bansa. Po, wala pong kailangan ipangamba yung public natin. Same pa rin po yung metrics natin in assessing departing passengers. Parehas lang po, yung new guidelines lang po is mas pinalinaw and tinanggal lang po yung arbitrariness for the immigration officers. But essentially po, the concept is the same and the process and procedures po na pinagdadaanan ng mga kababayan po natin, it's the same po. Ang tinig ni Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga! Oras alas 7:27 na po ng umaga. Magbabalik kami matapos ang ilang paalala. Tayo'y radyo na. Double B, TV pa. Courtesy na. Disiplina pa. DCWB, Super Radio. Dapat, totoo. Ito po si Coco Martin. At ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one.
para sa mura at di kalidad na gamot. Hanapin ang check ng Right Med. Hanapin ang check ng Right Med. Pag may check, correct. Hanapin ang check ng Right Med. Pag may check, that's Right Med. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbabalitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, bawang katotohanan lamang. Super Radio DZBB, hindi pa huli, hindi pa titinag. Super Radio DZBB, Saturday Prime Time. Alas 5:30 hanggang alas 7 ng umaga. Todo talakayan sa Double Wang sa Double B. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Walang humpay na balitaan sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Usapang pangkalusugan ang hatid ng Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Usapang consumer naman ang hatid ng Consumer at iba pa ng Department of Trade and Industry. Super Radio DZBB. Saturday Prime Time. Pagbabalitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, pawang katotohanan lamang. Super Radio DZBB Saturday Prime Time. DZBB Super Radio. Dapat totoo. Ito ang Super Balita sa Umaga. 7:29 ng umaga. Balik tayo sa balitaan. Tayo'y radyo na. TV pa. Disiplina na. Kortesiya pa. Mali na naman. Paghahain ng Certificate of Candidacy. Hanggang ngayong araw na lamang, Kathy, mga kapuso, ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Commission on Elections, magpapatuloy naman ang paghahain ng COC sa National Capital Region at sa ABRA hanggang sa Lunes, ika-apat po ng Setyembre. Habang hanggang bukas naman ang huling araw ng paghahain ng kandidatura sa probinsya naman ng Ilocos Norte. Sa Maynila, dumagsa na po sa Robinson's Otis ang mga kakandidato simula pa alas 10 kagabi kahit na alas 7 ng umaga pa ang pagsisimula ng paghahain ng COC. May napakarami ho kasing barangay dyan eh, hindi ho ba? Sa Maynila na yan. Minabuti umano nilang pumila ng maaga matapos itong masuspindi ng dalawang araw dahil sa masamang lagay ng panahon. Super Balita sa Umaga! Mga maghahain, Kathy, mga kapuso, ng Certificate of Candidacy para sa barangay at sangguniang kabataan election sa isang mall sa Maynila, dagsana. Ikaw na magbigay ng detalye, Jomer Apresto. Maganda umaga. Maganda umaga, Kuya Emil, Kathy. Sa kabila ng masamang panahon, dagsana sa mga oras na ito, ang mga maghahain ng Certificate of Candidacy sa Robinson Otis sa lungsod ng Maynila. Sa katunayan, karamihan sa kanila ay dito na nagpalipas ng gabi. Sa pag-iikot ng Super Radio, umabot na sa basement ang buntot ng pila. Ayon sa mga gwardiya ng naturang mall, alas 10 pa lamang kagabi ay nagsimula ng humaba ang pila dito. Yan ay kahit alas 8 pa ng umaga magsisimula ang filing ng COC. Hindi pa umano malinaw sa ngayon kung magkakaroon ng cut-off mamaya ang Commission on Election o papayaga makapaghain ang lahat ng nais tumakbo. Sa kabilang dako, inikutan din natin ang SM Manila kung saan pwede rin maghain ng COC. Walang pila dito at sinabi ng mga gwardiya na alas 4 pa lamang kanina ay pinayagan na magpapasok ng mga kakandidato. Samantala, matatandaan na una ng pinalawig ng COMELEC ang paghahain ng COC sa Metro Manila at ABRA hanggang sa ika-apat ng Setyembre. Habang bukas naman, ika-3 ng Setyembre, ang huling araw ng filing sa Ilocos Norte. Ako si Jomer Apresto ng GMA Super Radio. DZBB, dapat totoo. Ito ang Super Balita sa Umaga! Nangangailangan ng 300,000 volunteers ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV para magbantay sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa Oktubre. Ayon kay Dr. Arwin Serrano, National Coordinator ng PPCRV, sisimulan na nila ngayon ang pagtanggap ng volunteers. Sa mga gustong mag-volunteer sa amin, malugod namin kayo tinatanggap. Ano man ang inyong profesyon, ano man yung inyong academic status, ano man ang inyong reliyon, kahit na kayo ay naging partisan nung nakaraan pero ngayon ay hindi opo. Na. Opo. Malugod namin kayo tatanggapin kasi kailangan natin ng maraming volunteers.
Ang tinig ni Dr. Arwin Serrano, National Coordinator ng PPCRV. Suportado rin ng PPCRV ang mahakbang ng Commission on Elections o COMELEC para sa mas maayos ng barangay at sangguniang kabataan elections. Kabilang narito ang pagsugpo sa vote buying tulad ng money ban checkpoints at warrantless arrest para sa mga mahuhuli sa akto na sangkot sa vote buying. Sasagot ang Pilipinas sa bagong 10-dash line map ng China. Ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Gayunman, hindi niya idinetalye ito pero patuloy anyang dedepensa ka ng Pilipinas ang teritoryo ng bansa. Sinabi ng Pangulo na hindi nagbabago ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa kung ano ang sakop nito. Patuloy anyang igigit ng Pilipinas ang international law, kabilang ang United Nations Convention of the Law of the Seas o UNCLOS. Now the 9-dash line has been extended to the 10-dash line. Samantala, Kathy, sa bagong 10-dash line ng China, isinama ng China ang ilang bahagi ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Maging ang India, biruin mo, Kathy, ito ay trade partner na nila ito, ha, ay umalma dahil isinama rin sa mapa ang ilang bahagi nito. Nauna nang pumalag ang Malaysia, Vietnam at Taiwan. Git naman ng China Foreign Ministry. Regular na naglalathala ang mga mapa ang China para may pamantayan anila na sinusundan ang lahat. Ewan ko sa inyo. Samantala, kaugnay ng pagdepensa ng teritoryo ng bansa, pinuri ni Pangulong Marcos sa mga sundalo ng Western Commando Westcom para sa mga misyon sa West Philippine Sea sa kabila ng pangaharas ng China. Comparison doon sa mga ibang nakakatagpo natin doon sa West Philippine Sea ay kahit na maliit lang ang naihaharap natin na puwersa, ay maganda naman ang nagiging resulta dahil kahit papano ay nagagawa natin ng nagiging maliwanag hindi lamang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo na tayo ay hindi tayo papayag na basta't kukunin sa atin ang teritoryo ng Pilipinas. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos, nagmistulan po sali na lang yung West Philippines eh. Wala nang natira. Wala nang natira. Kinuha na para lahat kanal na lang. Ewan ko ba rin sa mga yan. Sige, tira. Isinusulong na pagbayarin ang mga establisimento na mahuhuling gumagamit ng single-use plastic sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Batay sa ulat ng GMA News Online, nakasaad sa Parliament Bill No. 248 na pagbayarin ng 10 piso kada ginamit na single-use plastic material ang isang establisimento sa BARM. Ayon kina Amir Mawalil at Rasol Mitmug, mga miyembro ng Parliament, alinsunod ang panukala sa pandaigdigang aksyon na limitahan o itigil na ang paggamit ng single-use plastics na may masamang epekto sa ating kapaligiran at karagatan. Hinihikayat din ang panukala ang paggamit ng eco-friendly materials tulad ng reusable bags. Kung maipapasa ang panukala, ire-remit sa Bangsamoro government ang makokolekta mula sa mapagmumultang establishment. Super Balita sa Umaga! Samantala, pulis na hinihinalang sangkot sa nasa bat na puslit na sigarilyo, iniimbestigahan na. Detalye mula kay Jerwin Paglinawan ng Super Radio Jensen. Jerwin. Kathy, good morning. Iniimbestigahan ngayon ng Police Regional Office 12 ang pagkakasangkot ng isang pulis na di umano'y pagpupuslit sigarilyo sa Sub Sergeant Region. Ayon kay Police Brigadier General Jimmy Lee Macaraig, Regional Director ng Police Regional Office 12, layo itong malaman ang katotohanan sa insidente na kinakasangkutan ng isang police corporal. Ang investigasyon ng pulisya ay kasunod na rin sa pagkakumpiska ng 19 milyon pisong halaga ng ilegal na sigarilyo sa checkpoint ng militar sa barangay Bawing General Santos City noong nakarang linggo. Lumabas sa paunang impormasyon na ihahatid sana patungong Jensen ang mga puslit na sigarilyo na hininalang mula sa Indonesia. Ako si Jerwin Paglinawan ng Super Radio Jensen. Nagulat para sa Super Radio DZWB. Totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Oras, alas 7:37 na po ng umaga. Gising na, kapi-kapi na. Magbabalik kami matapos ang ilang paalala. Radyo na. Double B TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Dapat totoo. Nagluluksa ang Super Radio DZBB.
sa pagpanaw ng ating Kapuso Anchor na si Miguel Mike Enriquez. Binawian ang buhay si Mike sa edad na 71 matapos ang pakipaglaban sa karamdaman. Nagsimula ang karera sa broadcast industry ni Mike noong 1969 at naging isa siyang radio disc jockey at nakilala sa pangalang Baby Michael. Taong 1995 nang maging bahagi si Mike ng GMA Network. Si Mike na kilala sa tawag na Buma ay araw-araw nating nakasama sa programang Super Balita sa Umaga Nationwide at saksi sa Double B. Halos 20 din natin siyang nakasama sa 24 oras at mahigit 20 taong naging host ng programang Investigador. Sa loob ng ilang dekada, tumatak na sa puso ng mga tagapakinig at viewers ang kilalang linya ni Mike na Excuse me po at syempre ang katagang Hindi namin kayo tatantanan. Dahil sa husay sa kanyang trabaho, umani ng iba't ibang parangal si Mike, hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Nagsilbi si Mike bilang presidente ng RGMA Network Incorporated at Senior Vice President at Consultant for Radio Operations ng GMA. Habang pinamunuan ni Mike ang radio operations ng GMA Network, ay napalawak niya ang operasyon nito. At sa mahigit 5 sa industriya ng broadcasting, hindi maikakaila ang tatak at kontribusyon ni Mike Enriquez sa trabahong kanyang minahal ng buong puso. Salamat, Mike, sa lahat ng iyong aral, tulong at dedikasyon sa broadcast industry. Paalam. Sa pahintulot ng kanyang pamilya, magkakaroon ng pagkakataon ng mga nagmamahal kay Mike Enriquez na masilayan ang kanyang mga labi sa Christ the King Parish, Green Meadows, sa darating na Sabado, Setyembre 2, mula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sa halip na bulaklak, maaari pong mag-donate ang mga nakikiramay sa GMA Kapuso Foundation. Maaari pong magdeposito sa account ng GMA Kapuso Foundation sa Metrobank Timog Avenue Branch, BDO East Avenue Branch, PNB Timog Avenue Branch, UCPB Tomas Morato Avenue at Bohol Branch, at sa Union Bank. Maraming salamat po. PCWB Super Radio. Dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. 7:40 ng umaga. Balik ulit tayo sa balitaan. Tayo'y radyo na. TV pa. Disiplina na. Kortesiya pa, binabalik tayo. Posibleng maharap sa 2 kaso ang rider sa viral video ng Away Kalsada sa Makati City. Sumuko nung Huwebes ng gabi sa pulisya si Angelito Rencio. Nagpakita umano siya ng iba't ibang peking ID ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at ng media. Gagamitin ang mga ito bilang basihan para sampahan siya ng mga reklamo, kabilang ang falsification of documents. Ayon kay Makati City Chief of Police, Police Colonel Edward Cutiog, hindi pulis o sundalo si Rencio. Taliwas sa unang pagpapakilala nito bilang taga-intelligence service ng Armed Forces of the Philippines. Nabatid na miyembro siya ng isang security agency. Inamin ito ni Rencio pero tumanggi siyang magbigay ng iba pang detalye. Nakuha rin sa kanya ang baril na nakarehistro sa ahensya. Isasalang si Rencio sa inquest proceedings ngayong araw. Sinibak sa pwesto ang 2 pulis Metro Manila matapos magpositibo naman sa droga. Hindi muna sila pinangalanan at hindi rin tinukoy kung saan sila nakatalaga. Sa ngayon, inilagay muna sila sa Camp Bagong Diwa. Nauna nang sinibak sa pwesto ang hepe ng Mandaluyong City Police matapos magpositibo sa random drug test at confirmatory test. Sa kabuuan, 950 pulis sa Metro Manila ang sumailalim sa drug test ngayong buwan. Napaka-importante kasi ito, sir, na dapat drug-free ang workplace, particularly the PNP, dahil tayo po ang pag-i-enforce po ng batas, lalong-lalo na nga po yung condition nga po ng Republic Act 9165. Napaka-pangit naman po na yung mga pulis natin ang gumagamit po ng droga at nai-involve po sa NA na drug. Ang tinig ni Police Colonel Gene Fajardo ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Sinibak sa pwesto ang hepe ng pulisya ng Rodriguez Rizal na si Police Lieutenant Colonel Ruben Piquero
Ayon sa direktor ng Police Regional Office 4A, ito ay para bigyan daan ng investigasyon sa pagkakapatay ng isang Police Rodriguez sa binatilyong si John Francis Ompad noong ika-20 ng Agosto. Tanggap naman umano ni Piquero ang pagtanggal sa kanya sa pwesto. Papalitan siya ni Police Lieutenant Colonel Arnulfo Silencio. Samantala, sinabi ni Internal Affairs Service o IAS Inspector General Alfegar Triambulo na nagpositibo sa illegal na droga ang sibilyana ang kasamotorsiklo ng pulis na nakapatay kay Ompad batay sa resulta ng drug test. Positibo sa methamphetamine si Jeffrey Baguio habang negatibo naman si Police Corporal Arnulfo Sabilio. Negatibo naman sa paraffin test si Sabilio at Baguio. Sa ngayon, nakakulong na at nasampahan na ng reklamong homicide at attempted homicide si Sabilio at ang sibilyan na si Baguio. Itinalagang pansamantalang hepe ng Quezon City Police District si Police Brigadier General Rodrigo Maranan. Dating Police Information Office Chief ng Philippine National Police si Maranan, pinalitan niya si Police Brigadier General Nicolas Torre III na nagsumite ng kanyang courtesy resignation sa gitna ng usapin sa panunutok ng baril ng isang dismissed o sinibak na pulis sa isang siklista sa Quezon City. Pahirapan pa rin ang pagkilala sa 15 nasawi sa sunog sa Tandansora, Quezon City dahil dito isinailalim na sa DNA test ang kanilang mga labi. Nagtungo na kahapon sa Camp Crame ang ilan sa mga kaanak ng mga biktima para sa swab test na kabilang sa proseso ng pagkilala sa mga bangkay. Ayon sa Philippine National Police, kalimitang umaabot ng isang buwan ang resulta ng DNA test. Wala pang bagong pahayag ang Bureau of Fire Protection ukol sa isinasagawa nilang investigasyon. Pero una na nilang sinabi na hindi na dapat nag-ooperate ang t-shirt printing business dahil nasa loob ito ng bahay at wala itong mga kaukulang permit. Samantala, magsasagawa rin ang investigasyon ng pamahalang lungsod ng Quezon para malaman kung mayroon din silang naging pagkukulang. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, kabilang sa sisiyasatin kung bakit nakalusot, abe, ginawang patahian at t-shirt printing establishment ang nasunog na bakay. Super Balita sa Umaga! Samantala, tungkol pa rin sa drug test na isinagawa sa mga pulis, nasa linya po natin si Police Colonel Gene Fajardo, ang Chief PIO ng Philippine National Police. Magandang umaga po sa inyo, Colonel. Welcome, ma'am, sa palatuntunan po. Magandang umaga, Ma'am Cathy and Sir Imbin at sa lahat ng inyong tagapakinig, magandang umaga po. Doon po sa latest na ulat namin, dalawa po ang nasibak dahil nagpositibo sa droga. May latest po ba o ito pa rin? Hinihintay po natin, Ma'am, yung pagtatapos po ng pre-charge investigation po ng NCRPO. But as of the latest, Ma'am, ay doon po sa kinundak na drug test po ng NCRPO for the month of August, kung saan na mahigit 950 po yung na-subject po for random drug test, ay tatlo po doon, Ma'am, ang nagpositibo po sa drug test. At ang isa nga po doon, Ma'am, ay yung dating hepe po ng Mandaluyong City Police Station. Samantalang yung dalawa po naman ay dalawang non-commissioned officer po. At lumabas na rin po, Ma'am, yung result ng kanilang confirmatory test. At ang resulta po ay positive din po. Ma'am Jean, pakipaliwanag nyo lang sa amin ni Cathy at sa ating mga tagapakinig, paano magiging proseso po nito? Kaso, then, diretso si Baku ito, paano ho ba? Yes po, Sir Emil. Ang mangyayari po nito, Sir, dahil lumabas na po yung result po ng kanilang confirmatory test, ay they were already duly notified of the result. At ang tatakbo na po ito, yung kanilang pre-charge investigation, dahil sasampahan po sila ng kaso na conduct unbecoming of a police officer at nirelieve na rin po sila. At maangkong ito ay mapapatunayan dahil ito naman po ay base doon sa confirmatory test, ay maaari po silang matanggal sa servisyo. So balit, nakalagay din po sa rules, Sir Emil, na once they were duly notified of the result, ay meron po silang 15 days na to signify in writing yung kanilang intention to challenge po itong result. Kung sila po ay susulat, ang mangyayari po niyan ay yung po mismong urine sample na kanilang isinumite ng random drug test at siya rin ginamit sa confirmatory test, ay yun din po ang gagamitin doon sa tinatawag po nating challenge test na kung ito pong pulis na ito, ay mamimili po siya ng gusto po niyang laboratory na magte-test po itong kanyang urine. Pero dapat itong mga laboratory po na ito ay dapat accredited po ng DOH. At kung sino pong forensic unit, forensic office ang nag-conduct po ng test, ay siya pong mismo ang magdadala doon sa
laboratory na kanyang pinili. Kung ano man po sir ang lalabas po doon, kung ano pong result po noon, ay yun po ang magiging babasihan o final determination kung ano po ang gagamitin drug results po. Mm-hmm. Colonel, ito po bang drug test na ito ay gagawin din sa buong bansa? Kasi sa ngayon po, yung nagawa pa lang sa Metro Manila. For your information, Ma'am Cathy, hindi lamang po ito limited sa PNP and CRPO. Randomly po talaga, year-round po ay talagang ginagawa po talaga ng PNP itong random drug test. At again, for your information pa rin po, maliban po sa random drug test ay may tinatawag po tayong mandatory drug test. Kapag ang mga po, mga civilian po ay papasok po as police po, whether for non-commissioned officer or bilateral entry or kadete ng Philippine National Police Academy, meron pong mandatory drug test po yan. Kapag tayo po ay sasalang po sa promotion, tayo po ay mag-i-schooling, mag-training, ay meron pong mandatory test yan. Ito pong random drug test ay ginagawa po natin PNP-wide po yan, nationwide, unannounced po yan. Nagkataon ma'am, itong NCRPO ma'am ay nagpalabas ng kanilang resulta nga po. At ito naman ay ating inangaan nga po sa pamumuno po at leadership po ni General Nartates po ay ito nga po. At sa buwan pa lamang po ng August ay apat na po yung random test nila. But doon po sa ibang mga region and units po ma'am ay tuloy-tuloy po itong random drug test at mga nag-negative naman po itong kanilang mga sinubject na mga police personnel. Alright, maraming salamat po sa inyo, Colonel Fajardo. Ingat po kayo, Ma'am Jean. Blessed weekend. Thank you po, sir, ma'am. Ating po nakapanayam, Colonel Jean Fajardo, ang Chief PIO ng Philippine National Police. Super Balita sa Umaga! Samantala, hindi natin nakikita pero malakas ang ulan sa labas dito na ating studio. Dito sa pwesto ko, kuwapagaspas yung mga puno. Ayan, ha? Yung mga dahon-dahon. Alamin natin ang... Mutulong tubig. Alamin natin ang sitwasyon sa labas. Okay, sa Green Meadows, Quezon City, nandoon si Luisito Santos, LA. Yes, Ms. Cathy, malakas na pag-ulan. Ito ang naranasan natin ngayon dito sa may bahagi ng Green Meadows dito sa Quezon City. Nandito tayo ngayon, ano? Ating tinututukan na ito ang burol ng ating kapuso at veteran ng broadcaster na si Mike Enriquez. May ilang minuto pa lamang, ano, Ms. Cathy, na bumagsak. Ito ang malakas na pag-ulan dito. Kaya yung inan dun sa mga bibisita o yung mga dadalaw dito sa burol ni Sir Mike ay talagang napilitan ng pumasok dito sa loob. Nagkataon kasi nakatatapos lamang ng misa dito sa Christ the King Church kung saan nakaburol itong si Ginoong Mike Enriquez at sinamantala na itong pagkakataon na ito para nga makadalaw dito sa burol. Yung nga lang, ay sila nakisabay din ano, sa pakikidalamate itong langit dahil nga sa biglang buhos nang malakas sa pag-ulan dito. Makulimli mga kalangitan, pero wala pa naman tayong namamonitor o namataang mga pagbaha sa mga oras na ito. LA, mamayang 8:30, ano, nag-uumpisa yung public viewing para kay Mike Enriquez. Meron na ba mga nagpupunta dyan, mga nag-iintay na dumarating? Yes, Ms. Cathy, bagamat alas 8 pa, no, yung 8:30 yung itinakdang schedule para sa public viewing sa para si Sir Mike, ay binuksan na ito ng maaga. Nagdesisyon na yung mga pamilya nitong ni Sir Mike na buksan ito sa publiko dahil nga may mga maagang pumila na para nga masilayan na sa huling pagkakataon si Ginoong Mike Enriquez. Meron pa kasi dito, galing pa ng General Cesar ano, sa Cavite, ikinatawan niya yung kanyang lolo't lola na hindi makakapunta rito. Kaya na mismo yung apo na dumalo para kay Sir Mike. Meron naman, galing pa ng Santa Rosa, Laguna. At talagang maagang pumunta dito pang mga siguro nga na sila ay maagang makakapila at makakasilay nga sa huling pagkakataon kay Mike Enriquez. Sa ngayon, ano, tuloy-tuloy pa rin. Ito ang naranasang malakas sa pag-ulan dito sa bahagi ng Green Meadows dito sa Christ the King Church sa Quezon City. Ako, sinubusin ko sa atin sa GMA Super Radio DCWB. Dapat! Totoo. Mula sa Green Meadows, Quezon City, magtungo tayo sa Laonlaan, Maynila. Ano sitwasyon dyan? Jomer Apresto, go! Mula sa malakas na pag-ulan na naranasan natin sa bahagi ng Quiapo sa Maynila, katamtamang pag-ulan na lamang ang nararanasan dito sa bahagi ng Laonlaan. Naikutan din natin kanina yung Taft Avenue at iba pang bahagi ng lungsod pero wala pa naman tayong namomonitor na pagbaha sa mga oras na ito. Ako si Jomer Apresto ng GMA Super Radio. DZWB, dapat ito. Samantala, mula Laonlaan, dako tayo sa Pasay City. Alamin natin ang sitwasyon doon. Naroon si Mau de la Cruz. Mau.
Nakararanas ngayon ng pabugso-bugso ng pag-ulan dito sa aking kinalalagyan sa FB Harrison sa harap ng Pasay City Hall. Wala namang pagbahanda ng monitor na dulot ng pag-ulan. Wala din namang epekto sa daloy ng trapiko o sasakyan. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, GMA Super Radio, DCWB, dapat totoo. Super Balita sa Umaga! Olas, alas 7.53 ng umaga, tayo'y radyo na. Bubble B TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Dapat totoo. Ito po si Coco Martin at ang bili ni Lola. Huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one. Para sa mura at di kalidad na gamot, hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, correct. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbabalitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, bawang katotohanan lamang. Super Radio DZWB, hindi pa huli, hindi pa titinag. Super Radio DZWB, Saturday Prime Time. Alas 5:30 hanggang alas 7 ng umaga. Todo talakayan sa Double Wang sa Double B. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Walang humpay na balitaan sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Usapang pangkalusugan ang hatid ng Pinoy MD sa Super Radio DZWB. Alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Usapang consumer naman ang hatid ng Consumer at iba pa ng Department of Trade and Industry. Super Radio DZWB Saturday Prime Time. Pagbabalitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, bawang katotohanan lamang. Super Radio DZWB Saturday Prime Time. DZWB Super Radio. Dapat totoo. Ito ang Super Balita sa Umaga. Mga kapuso, bubuksan po sa publiko ang burol ni GMA Integrated News Pillar at DZWB Anchor Mike Enriquez sa Christ the King Parish sa Green Meadows sa Quezon City. Mamayang alas 8:30 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon po yan. Samantala, inalala ng ilang katrabaho at kaibigan si Mike na inilarawan bilang stricto pero mapagbigay at palabiru rin. Kwento ni DZWB Anchor Rowena Salvacion sa kanilang opisina na nag-aalmusal si Mike. Pagdating na pagdating niya dito, upo siya dyan. Dito? Yes, oh, may baon na siyang nakapag-drive-thru na siya sa isang fast food chain. May dala siyang breakfast. Kasama doon ang paborito niyang kape. At kahit may cellphone na, pinipili pa rin ni Mike na gumamit ng handheld radio. Pag meron nagsalita sa radio ng base to one, sagutin mo na si Sir Mike yun. Siya yung magpa-flash report ng sunog. Siya yung magpa-flash ng aksidente. Yan po ang tinig ni DZWB Anchor Rowena Salvacion. Makikita rin sa kanyang opisina isang transistor radio. Si Sir Mike, kahit saan siya magpunta, dala niya sa kotse, nakikinig yan. Hanggat hindi pa sira, hanggat gumagana pa, gagamitin niya. Ayon sa kanyang executive assistant, stricto pero mapagbigay si Mike. Yung nagka-cancer yung ate ko, he was able to help me. And yung family ng husband ko, yung father-in-law ko, yung brother niya. Yan po ang tining ni Bernadette Enriquez, ang executive assistant ni Mike sa loob ng 15 taon. Sa studio naman, medyo pasaway umano si Mike. Nasasamid umano si Mike sa ere dahil habang commercial ay kumakain siya ng kutkutin gaya ng mani. Sabihin ng director, sabihin ng EP, sabihin mo huwag na kasing kumain. Ano gagawin niyo? Nagugutom ako. Yung mga ganun siya. So parang kahit sabihan ko siya, gagawin pa rin talaga niya. Sabi nga niya, Carino brutal siya magmahal. So, kung hindi kanya papagalitan, hindi kayo mahal, hindi kayo close. Yan po ang tinig ng floor director na si Maan Zamora. Ipinaliwanag naman ang kapwa DJ niya sa radyo kung saan nagmula ang pangalan nitong Buma. Ano yan eh, Mars Ravelo Filipino Comics. Ano yun, elepanteng malaki na mga 1950s, 60s yun eh. Tinawag ng mga kaibigan niya yun sa kanya eh. Overtime,
Nagustuhan ni Mike. Yan po ang tinig ng kanyang kaibigan habang nakikipaglaban sa kanyang sakit. Iginit umano ni Mike ang muling pagbabalik sa radyo. He kept saying, Willie, next week, I already talked. They already talked to me. I'm gonna go back on the air next week. Ang tinig ni Willie Inong, kaibigan ni Mike mula pagkabinata. Nagsama-sama po kagabi, mga kapuso, ang mga executive, anchor, reporters at iba pang staff at crew ng GMA Network para bigyan pugay ang nag-iisang Mike Enriquez. Nagkaroon ng banal na misa at nagdaos ng memorial service kung saan inalala ng mga kapuso ang hindi matatawarang karanasan kasama si Mike na kilala rin bilang Buma. Pinaunahan po ito ni na GMA Network Incorporated Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon, President and COO Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President at CFO Felipe S. Yalong, at iba pang executives ng GMA Network. Mike was a man who honored his promises. His marching order from me was to make GMA Radio number one. And that he delivered with Glenn Arriola. As was stated here before, he had a Midas touch. Everything he touched turned to gold. As part of the unbeatable tandem with Tita Mel or Carmela, thank you. 24 Horas was the top news program in the country up to now. Buma was our masayahin and generous ninong. He believed in the power of a good marriage to change one's life for the better dahil po sa experience niya kay Tita Babes. He was ninong for everyone from the camera crew to the PAs, the editors, the producers, the EPs, and even to me. Ang sunurang tinig din na Attorney Felipe L. Gozon, Chairman at CEO ng GMA Network Incorporated, at Nessa Valdelon, Senior Vice President for GMA Pictures. Sinariwa rin ng mga kapwa anchor ni Mike ang kanilang karanasang makatrabaho ang batikang broadcaster. Si Boss Mike po ay tapat, lalo na po sa mga taong totoong tapat sa kanya at nakakuha ng kanyang pagtitiwala. Maaring bilib siya sa trabaho mo at pinaghuhusay mo naman, pero napakasarap na maramdamang talagang may tiwala siya sa iyo. Yun po ang aking nararamdaman. Salamat, Boss Mike. Maraming salamat sa iyong paggabay. It can never be denied that Mike was truly touched, has truly touched the lives of countless individuals. He has always been someone who helps, even those who never ask for help. He was indeed an inspiration. Kaya ngayong gabi, hihilingin ko po sana sa inyong lahat, can we please stand up and give Mike a big hand of applause. Well done, Mike. Good job on this earth. Ang sunurang tinig din na DZWB anchor Melo Del Prado at 24 Horas anchor Miss Mel Tiango. Mga kapuso, sumayin niyo po ang isang oras ng pinakamalalaking mga balita. Ako si Cathy San Gabriel. Ako naman ang inyong kapuso, Emil Sumangil ng GMA. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Ito po ang super balita sa umaga. Susunod na Pinoy MD sa Double B hatid ni Connie Season. Tayo'y radyo na. Double B TV pa. Courtesy na. Disiplina pa. Inyong napakinggan ang kabuuan ng GMA Super Radyo DZWB Super Balita. DZWB Super Radyo. Dapat totoo. Nagluluksa ang Super Radyo DZWB sa pagpanaw ng ating kapuso anchor na si Miguel Mike Enriquez. Binawian ang buhay si Mike sa edad na 71 matapos ang pakipaglaban sa karamdaman. Nagsimula ang karera sa broadcast industry ni Mike noong 1969 at naging isa siyang radio disc jockey
at nakilala sa pangalang